the U.S. government, represented by the U.S. Embassy, my good friend also, Ms. Kilia Cummings. A short message, please. Magandang hapon, everyone. I'm practicing my language skills, but it is an honor and pleasure to be here to represent the U.S. Embassy today for this momentous occasion. I think the Philippines, in addition to celebrating Independence Day, has something major to celebrate here. If you agree, round of applause. I know that a lot of effort went into this occasion and into this endeavor. There were many partners, both seen and unseen, who committed to ensuring that this would be a success. And so on behalf of the U.S. Embassy, I say maraming salamat po. Kamabuhay. Your Filipino diction, when I close my eyes, I will not believe that she's an American. And last but not the least, the most awaited part, the speech from San Miguel Corporation's Ramon S. Ang, the person who made this project possible. So. Good afternoon sa inyo lahat. Salamat sa ating gobyerno, President Duterte, Secretary Roy Sumato, Secretary James Ampona, Secretary Anyo, General Kalulina, na mabigyan kami ng pagkakataon tumulong sa ating bayan. Ang San Miguel po ay full support sa ating gobyerno. Kung naalala nyo, during the height of the COVID, we were there and we were ahead of everybody to give all our support. Hindi lang hon nakaraan at sa lahat po ng darating na pangangailangan ng bayan, maasahan nyo po ang San Miguel tutulong po sa ating bayan. Salamat po. Thank you, Sir Mr. Ramon Ang. Talaga, sir, truly, iba po ang may pinagsamahan. Thank you. At least, Interior and Local Government, Secretary Eduardo M. Anyo, sir, for your short message. Thank you. Maraming salamat, Secretary Roy Sumato, sir. Our idol. And used to be the former chairman of the BIATF, our task force to clean up Boracay. Very successful then. Palakpakan po natin si Secretary Sumato. Of course, our current DNR Secretary Jean Sampulna from the U.S. Embassy, Ms. Cummings. And our PIBAW Chief, General Ernesto Carolina. Our very dear good friend, philanthropist, and champion of our cause, San Miguel Corporation Chairman and President Ramon S. Ang. Sa ating mga other secretaries ng DNR ng PNSSM, maganda nga po sa ating lahat. Napaganda ng inulat ni Secretary Roy Sumato yung history na bakit napaka-importante ma-restore natin ang Manila Bay. Nagsimula, makita natin part of the history. Yung sinasabi niya, picture that was taken January 27, 2019, when the government declared another different battle, the battle to clean up Manila Bay. Because of the access, Philippine National Police, BJMP, Bureau of Fire, Coast Guard, andito sila, naglilinis ng tonel-toneladang basura. Yung ating tubig dito, yung equal level, billions yan eh. So at least, I think nasa 20,000 na lang. A little more time, bababa na talaga yan into very safe level until we can allow people to swim already in Manila Bay. Why? Because this is ours. This is part of our heritage, our history na naipagmamalaki natin. Gusto natin yung mga kababayan natin, pagdating ng hapon, meron silang lalakaran dyan, makapag-relax sila, magugunita nila kung ano yung mga nakaraan, kung meron silang mga romantic moments, pwede dito. While ensuring that our Manila Bay is very much protected. And at the same time, our LGUs, our private sector business people are responsible enough to ensure the cleanliness of Manila Bay.
So yung ginawa natin ngayon, coinciding the 124th Independence Day, ay pinakita natin na ito na yung culmination ng ating tumpay. At alam natin na isa ito sa may pagmamalaki natin. So I'm really very proud to be part of this task force, and I'm very proud to be part of the Duterte's administration na talagang kinuha at ginawa ang lahat ng kahit mga imposibleng bagay para lang maibigay sa ating taong bayan yung dapat para sa nila. And it all happened because of the collaboration, the convergence of the national government, the local government, private companies, private sectors, and the people themselves. And of course, under the leadership of our former Secretary, Secretary Roy Simato. So I hope ay protektahan natin ito at sabihin natin sa mga kasama nating kababayan na patuloy pa rin natin papanatilihin ang kalinisan at hindi natin papayagang bumalik pa sa dating dumi, pangit na nyo ang ating Manila. So maraming salamat sa pagdali ninyo. Good afternoon. Thank you, JLG Secretary Anyo, sir, for giving context to this project as well as the other projects under the Manila Bay Rehabilitation Program. We will now call on Philippine Veterans Affairs Office Under Secretary, Sir Ernesto G. Cavallina, for his short message. Magandang hapon po sa ating lahat. I wish to greet Secretary Jim Sampuna, son of a World War II veteran. And I'm happy to greet former Secretary Roy Simato, another son of a World War II veteran. So alam na ninyo kung bakit ganun sila kapasyonate tungkol sa Pinag. Dahil alam na dito tayo ngayon, Secretary Ed Anyo, an AAP veteran. And of course, yung ating benefactor, philanthropist, Ramon S. Ang, hindi po sa veterano, pero lahat po ng veterano namin, 100% umiinom ng San Miguel beer. Mga kapalikot bayan, mga kababayan, magandang hapon po. We are really honored to be part of this historical occasion. Ito ang started with a vision, with an idea ni Secretary Roy Simato. And dati na rin over nung kanyang a career officer, by the way, no, sa DNR. But just like any grand idea, you need an engineer to put it into fruition para mangyari siya. Yun si Mr. Ramon S. Ang. Talapakan natin. Noong pumunta kami sa Corregidor, ang lalaki po ng kanyo na yan, 56 tons pa yun, Jerry. Sabi namin, paano kaya dadali ng Manila yun? Pero nadala. Di ba? Ganon kagaling ang San Miguel beer. But, you know, as they were saying earlier, Secretary Anyo and Secretary Roy Simato, itong Manila Bay has been witness to many great historical battles na kung saan pinakita yung kagitingan tapang ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng Manila. Kaya, itong mga islands na to, early on, panahon ng Kastila at panahon ng Amerikano when they took over, ginawa nila itong harbor defenses ng Manila. Kasi lahat na nag-invade dito, no? Gustong sumakop sa atin, no naval power eh. Dito talaga sa Manila Bay, walang ibang way. And umpisa kay sa mga Kastila, si Limahong, Mataki dyan, si the British occupied Tamburos for almost a year. Panay dito sa Manila Bay. So Manila Bay has been a witness to so many battles. Pero sa dami na pumupunta dito sa Manila Bay, lalo na yung mga bata ngayon, hindi naman nila na i-coconnect yung mga kanyon for the defense of Manila Bay dito sa Manila Bay. Kaya we consider it really a great idea na dali yung dalawang spare barrel dito, ma-mount dito para yung mga kababayan natin, yung mga anak natin, di ba, yung mga apo ng mga ano, ay makikita nila kung ano yung meaning ng mga kanyon na yan na nung panahon pa, unang panahon ay para ipagtanggol, para sa defense ng Manila. At malaman din nila na marami po tayo niyan. There are 23 batteries sa Corregidor, sa Fort Drum, sa El Fraile, meron din po sa Caraballo at meron sa Lamongha. Kasi yan po yung harbor defense islands
ng Manila Bay. At sana nga, pag makita yan ng mga anak natin, sasabihin sa inyo, tayo pumuntang matay sa corridor, dali natin. Dahil naugad yun ni Mr. Ramones, ang pinidevelop natin gobyerno ngayon yan. Yung corridor at Mount Samat ay National Historical Site, pareho nang declared na flagship tourism enterprise zone para i-develop. Kasi sa bayan natin, wala tayong kabaka ng sa ibang countries ng mga war memorial na madadala yung mga bata, yung mga anak natin, makikita yung kasaysayan, mamumulat, makakaroon sila ng pagmamahal sa bayan. So ito po ang ugat ng aspirasyon natin ayan na malaman ng ating mga kabataan yung kasaysayan at magkaroon ng maigting na pamamahal sa bayan. At nilang pagwakas, yung paalala, itong dalawang kanyo na ito are solemn reminders that the war, the battle no, for the defense of Manila continues. At sama-sama po tayo dyan, kahit sino pa tayo na nagmamahal sa bayan, na makilahok sa pagtatanggol ng Manila Bay, sa paglilinis at paglaban sa tunay na kalaban ngayon ng Manila Bay, ang pollution, environmental degradation and abuse. Sama-sama po tayo dyan, kaya natin po yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipino. Thank you, Tito Undersecretary Carolina. I saw you earlier, Director Lito, Red Nilo, and other officials of the DENR. May I ask the PAO official, I've seen one or two earlier, please join the group on the website.